Ito raw ang maituturing pambansang ulam nating mga Pilipino. Ang karne ng baboy o manok, sinangkapan ng suka, toyo, at iba pang pampalasa. Simpleng lutuin, pero tayong mga Pilipino, may kanya-kanyang versyon nito. Ang adobo. What happens if we come here to Silay? We celebrate Adobo Festival! Madidiscover natin today kung bakit number one ulam ang adobo for Filipinos. So this is the cooking collab of the year. Okay, open. Wow. Wow. Oh my! Oh my! Go! It's me and my 50 pesos against the world. Let's go! Kailangan may tono. Kita, kagwapo sa imo. Yeah. Pain-pain niya. Pwede. Mamili po kayo, tawad o dagdag? Kalain mo yun, 50 pesos, may nabili akong manok, patatas. Kano? Nang hingi, kano? Eh. Amoy adobo na agad. Philippines number one! Dito sa Negros Occidental, hindi lang pala Mascara Festival ang kanilang inaabangan. Dahil dito sa kabilang lungsod ng Silay, may isa pang festival na literal na bubusugin ka. Ang kanilang pinagmamalaking Adobo Festival. Number one ang adobo sa Silay. Borito naman ang adobo sa Silay. We love adobo! Nandito tayo ngayon sa Casa Gamboa, Silay para panoorin ang Adobo Festival Cooking Contest. Madidiscover natin today kung bakit number one ulam ang adobo for Filipinos. Let's go! Yes, oo. Parang pinangat. So kaya siya nagigibomb. Yeah. Kasi it's rap. Rap. Gusto ko yan! Mga rap! Hello po, Sir Jai! Yes. Abby po, Abby. Bakit po special ang adobo niyo? May history yung adobo ko. So basically, it's just a chicken. Yung story niya is a bihag na chicken. Bihag is from yung sasabong na manok. Yung talong na manok. Yes. Yeah, so nung bata kami, yung niluluto parate, pag may sabong, yung bihag na manok. So, alam mo, relate ako dyan. Kasi yung tatay ko rin ay nagsasabong. Pagka may talo, yun yung talo sa sabong eh, no? Iuuwi yung talong manok. Tapos, ritual na yun din sa amin na yung nanay ko, ibubutcher yun. So, may trabaho ako dito. Bayad po ba ako dito? George. So, ngayon, tatry natin magpiga ng gata ng walang tubig. So, ang role ko dito ay hydraulic press. Wala daw tubig. Para talagang... Mas yours. As in, kakang gata. Hindi lang unang piga, negative piga. Ay, oo nga, kaya ko nga. May potential. So, ito na po yung ating adobong bihag sa gata. For the first place winner of the 26th Adobo Cooking Competition, congratulations to Richard Besa Quaycon! Ngayon naman, i-meet natin ang winner of this year's Adobo Festival Cooking Contest, ang creator ng BAM Special Adobo, si Sir Richie! Congratulations! Thank you. It's just your basic adobo except that we overloaded it with garlic. Plus, we used our native vinegar here in Silay.
Mayigit na po 20 taon po kumukuha ng tuba po. Ginagawa po namin suka na ginagamit sa mga adobo. Marami pong taga-Silay pong gustong gumamit niyon. Ayan, tikman naman natin ang winning dish! The flavor is very familiar and you will easily understand the flavor profiles. We are on our 26th year. We needed to raise funds for the museum. That's why we started the Adobo Festival. I am just carrying on the tradition to continue the Adobo Festival, which is becoming a culinary staple in the Philippines. Everything ties up to our being Filipino. Adobo Festival is for us to remember our culinary heritage, our own Filipino soul. Itong dish na to talagang Philippines number one. Nabusog ba kayo sa Adobo Festival? Dahil sa mainit yung pagtanggap sa amin, meron kaming isang malaking sorpresa para sa inyo. So this is the cooking collab of the year. Okay, Chef Arby, Abby, pagluluto natin mga silay non ng special adobo. Pero may dalawang twist. So meron kaming bibigay ng mga ingredients na gagamitin nyo sa pagluluto ng adobo. Arby, tingnan mo muna yung sa'yo. Wow. Okay? Yan. Yung sa'yo naman, tingnan mo. Okay? Ngayon, yung pangalawang twist. Meron kayong budget. Mamamalengke kayo for the other ingredients. Magluluto kayo ng potahe na adobo for 10 people. Okay, open. Wow! Wow! Sa'yo. Oh my! Oh my! Sorry! Sorry! Dahil kilalang malalambing yung taga-Silay, kayo naman dalawa ang maglalambing sa pagluluto nyo sa kanila ng adobo. So, good luck! Good luck! Okay? 3, 2, 1, go! So, nandito tayo ngayon sa market para mamili ng mga Ricardo. Kinakabahan talaga ako kasi anong mabibili ko sa 50? Magkano po ba ang kilo ng patatas? 220. 220? 1,200. 50 po. Try natin sa iba. Hindi natin afford ito. Alam nyo, swerte na rin ako ang napunta sa akin ay yung Datu Puti Adobo Series kasi alam kong templado na yun. So feeling ko anything na protein or gulay na gamitin natin, magiging masarap na siya. Pero, ang challenge is kailangan mabusog natin yung 10 people. Pakitang gilas tayo kasi nandiyan si Chef Arby. Halika, come join me! Let's go to the wet market to buy the pork. Mag-a-adobo po ako. May liyempo pa po ba? Magkano po ang kilo? 200 po. 2 kilo kailangan ko. Wala nang tawad yun. O pa sobra. Dagdag. Mamili po kayo. Tawad o dagdag? Ang laki naman ng tawad. Sana all 220. 2 kilos. It's me and my 50 pesos against the world. Let's go! Hello po! Magkano po kilo ng patatas? 200. Kami po kasi ay may challenge na kailangan ko magluto ng adobo para sa 10 tao with 50 pesos. Natawa na lang si ate. The moment of truth, kiluhan na. May malalaki kayo ate. 3 piraso pa lang, lagpas na sa 50 budget natin. Ate, ano bang last price mo dyan? Baka ano, pwede namang makalambing. Ate, sige, bibigay ka na lang sa'yo. Hala, di nga! Guys, we've made it! Meron na tayong ingredient! Thank you po! Thank you! Back to the goal, maghanap tayo ng karne. Protein. May manok dito. Meron tayong iba't ibang parts. Ate, anong pinakamurang cut? Magkano pong leg? Dito kami 60. Di afford? Yes po.
Yung mura, ate. Yung kaya mong mabigay sa akin ng 50. 50? Kwa? Sure, 50 lang. Magkano po talaga? 178. Tapos, bibigay mo sa akin ng 50? Pwede. Totoo nga? Thank you, ate. Thank you. O sige, ano ba to? Ano ba pangalan ng store mo? Lilis. Lagot ka kay Lily. Malaking tulong po ito para sa aking ayuda program for today. Thank you po. Wala na akong pera! Mahirap pala bang lambing, B? Alam nyo, may naisip ako. Meron ako ditong friend, ang aking humwa. Alam mo, B, bilang ikaw naman yung taga-Silay, yeah. What if turuan mo ako manglambing? Tita kagwapa sa imo. Tita kagwapa sa imo. At least maganda. Kailangan may tono. Tita kagwapa sa imo. Pahimpin niya. Pwede na. O, samahan mo ako ah. So sa boses. Dapat sweet and smile. Pahila ako. Smile. Yeah. Tita, alam mo, kagwapa sa imo. Magkano po bang pinya nyo? 50. Wala bang tawad? Yeah. 40 lang sa imo. Sampu na lang tang. Tita bilang kagwapa sa imo. Last price, 20. 20 na lang. Mukhang hindi kaya. Bi, wala akong 20. Ariana, libre mo naman ako. Libre. Ariana, maawa ka naman. Alam mo, meron, no? Libre mo na ako. I-treat kita na maya ng lumpia. Okay. Ito, oh. Ibawas ka sa sweldo mo, ah. Actually, may libre naman na tidbit. Ah, kay libre na to? Thank you po. Sobrang kagwapa. Gwapa-gwapa. Thank you, Ariana. Ariana is such a blessing. Ayun. Satisfied na ako sa binili ko. Tara na at makipag-collab. Dito na ako bibili. Ang gaganda naman ng produce mo dito. Isang farm galing. Saan na ako? Ay, bongga. So talagang farm to table dito. Magandang araw po! Welcome po sa aming farm! Ang tinitinda po naming gulay galing po doon sa Canlaon at may sarili po kaming farm doon. Yung mga bagong harvest po na gulay, mas masarap yun isahog sa loto. Kasi mag-aadobo ko, bibili na ako ng kalahating kilong bawang, pabili din po ng kamatis. O ayan, kompleto na tayo. So, balik na tayo sa Casa Gamboa para magluto ng adobo! Ang na-realize ko sa pamamalengke namin ay napakabait ng mga Ilonggo, Ilongga. Actually, generally talaga very warm sila, very hospitable. Yes, kasi akalain mo yun, 50 pesos, may nabili akong manok, patatas. Talaga? Wala, ano, paano ko ginawa? Paano? Nanghingi ka, ano? Nang lambing. Sa adobo series mo, dear, anong napili mong gamitin? Out of the four, ang napili ko ay pininyahang adobo. I like that. I find it super interesting. It's not really my usual adobo, although I tried yung may gata and syempre the classics. Aabangan ko yan, dear. Today, anong gagawin mo? I'm doing the classic adobo. Yung adobong palagi ko niluluto sa bahay. Equal amount of vinegar and soy sauce. And I put some achuete. Para may added color. Yes. Para hindi complicated. Yes. Complicated na nga ang life minsan, di ba? Alam mo, yan talaga yung reason ba't kita pinapanood. Ay, thank you, di ba? Let's keep it simple. Yes! Templado na yung adobo sauce na to with soy sauce, vinegar, sugar, and pineapple juice. So that really helped me in this challenge dahil di ko na kinailangan bumili ng mga yun. Dear, habang nagbababad ka dyan, papalambutin ko na tong aking pork. Okay, so I'm going to put my meat. Pinainit ko na yung aking kaserola dito. And mahilig ka ba sa garlic? Yes. Ay, ito, makikita mo, ang dami kong ilalagay na bawang dito. Parang kulang pa. Diba? Para tayo may farm ng bawang, ha? Parang may kakalabanin tayong aswang. Okay, and syempre, lalagyan ko na ng toyo made with premium soybeans para maganda din yung kulay ng ating adobo. Nandun yung caramelized color. And of course, our suka na made with cane na alam nating native dito sa Negros.
And let's simmer para lumambot ang ating karne. Smells good! Pinapalambot ko yung sa akin. So makikichika muna ako sa'yo dito. Yes. Ano bang maganda dito na templado na itong ginagamit mo? Super daming benefits niyan. Actually, ito, templado na siya, so hindi mo na kailangan mag-worry about your proportions and diba? Ratios. And para sa akin, ang pinaka-convenience talaga is hindi mo na kailangan bilhin isa-isa yung ingredients. Mm. You can simply pour this into your meat, simmer it, and that's adobo already. I love it! Ikaw naman, Chef, ano bang maganda sa paggamit ng dato puti for your adobo? Bakit yan ang gamit mo? Diba, dear, kilalang noot asim sa sarap ang suka for the adobo. So ako ngayon magsasalang na ako ng manok. So at least 30 minutes i-marinate tong manok with your dato puti pininya hack marinade. And sinisear ko siya para lang magkaroon siya ng crust and some browning para mas ma-develop pa yung flavor. Ang bango niyan, yan niluluto mo. Yes! Mmm! Amoy adobo na agad. Grabe yung noot asim, naamoy mo. Pero from dito ako nakatingin away. Parang gusto ko kumurot nito. Pinrito mong patatas. Patatas! Ngayon, reduce na yung sauce natin. Beautifully cooked na yung chicken. Lalagay na natin, last minute, itong fried potatoes. And para mas may pineapple flavor pa, chunks of pineapple. Chef, kamusta ka? Eto, hinihintay kita kasi gusto ko nang kainin to and gusto ko nang pakainin ang mga silay noon. Yes. Ano dear, ready ka na bang makibudal fight? Ready na! Let's go! Chef Arby, kwento mo nga yung niluto mong adobo. Simple pork adobo lang, Chef. Special siya dahil yan po ang recipe ng family namin. Oh. For adobo. Pork adobo, ha? Yes. Ikaw naman na. What I did was your classic chicken adobo but made special with the sweetness from pineapples. Oh, I see. Ito yung halagang 50 pesos? Yes-ish. Yes, with onting pinagbabawal na technique po. Oh, I see. So, ano? Ready na ba tayo? Yes! Kain na! Yay! Okay! Alam mo, ang adobo talaga natin so flexible at so adaptable. Ang sarap ng anghang. Diba? Ay, anghang. Kaupo, nilagyan ko na madaming sili. Pero nababalance nga siya with the sweetness. Namit gidya! Kahit anong generation mo pa, Gen X, Gen Z, o millennial, at kahit anong gusto mo luto sa adobo, may dato puti product na swak para sa'yo. Mmm! Noot asim! Noot alak! Mmm! Kain ka na! Ang dami kong nakilalang mga locals and natikman na adobo, iba't ibang klaseng adobo. So yung identity, yung istorya, yung pride ng kada pamilya when they serve their adobo recipe. Yun eh. Hindi lang sa ulam, it's part of our gastronomy, food and culture of the Filipino. Oh my! Sorry! Natawa na lang siya! The cooking challenge was such a roller coaster. Getting the 50 pesos budget, I knew it was going to be difficult for me kasi ayokong tumatawad pag namimili talaga ako sa palengke. Knowing na mahal na yung mga bilihin ngayon and knowing na maliit na lang yung mga margin ng mga nagbebenta sa palengke. What fascinated me and actually really saved me today is that ang lambing, super generous ng mga tindera na nakausap at na-meet ko sa palengke. Ang ganda ng sense of community nila dito sa Silay. I believe adobo is the number one ulam in the Philippines because it's so versatile. I haven't met a person who doesn't eat adobo. So I'd like to invite everybody to come yearly for our adobo festival here at Casae Gamboa, Silay City, Negros Occidental. Yes! Philippines number one!